Hi, this is John from Even and Pedalboard PH. Ito na yung pinakaabangan nyo. This is the Boss IR2 Amp and Cabinet. Marami nagre-request ito. Actually, ako mismo gusto kong magkaroon ng katana or ng preamp in a compact form. So, ito na yung sagot doon. Buksan na natin. Wala pang patumpik-tumpik pa. So, ito yung what you get inside the box. Of course, meron tayong yung warranty. We don't need this. So, ito yung mismong pedal. Check this out. Ang daming modes nito. Meron siyang parang kung ano yung nasa GT1000 core. Parang ganito din actually. Sa Boss Katana, meron din siya. Bakit? Ito yung may brown sound. And sa GT1000 and core naman, gusto ko yung modded. Nandito na lahat. So, meron tayong clean, may twin. May tweed, may diamond. Yun parang boxy type. Crunch, Brit, high gain. Parang Soldano, brown sound. Parang Eddie Van Halen. Modded yung pinaka-trip ko. And then yung rectifier. And then we have 3 concentric knobs. Meron tayong bass, middle, treble. May built-in reverb na rin to. Wow, di ba? Meron na tayong preamp. May IR na tayo, cab sim. And then may reverb na tayo agad. And then meron tayong level and gain. So ako, feeling ko yung kagandahan ng IR2 is hindi lang siya nag-specialize sa clean and medyo dirty sound. High gain pwede rin to. So mismo. And not to mention, meron siyang send return. Yun ang maganda dito. Ito pa yung surprising dito, may headphones out. Mismo yon, mag-record ka rekta sa phone, pwede. Ito yung maganda din dito, I think ito yung pinakauna, USB-C. So pwede ka mag-record rekta sa computer via USB-C sa Mac or sa PC. Yun ang maganda doon, no? Regular 9 volts power supply, meron din na channel select, so pwede tayong gumamit ng FS6 or FS7 dito. Or yung MS3, pwede na natin gamitin to channel select. Kasi parang Angry Driver, meron siyang 2 sounds and then yung bypass na sound. So, yun yung ginagandahan nun. Napaka-compact. Mismong-mismo. Check this out. Tuwan-tuwa ako kasi nung lumabas to, sabi ko, wow, ito na yung gusto ko maging, parang kung naalala niyo yung OD200, OD20, ito yung compact version nun. So, if you want to record direct, kung wala kayong gusto nyo mag-direct into house, eto na yung kailangan nyo mismo. Ito pa yung isang gusto ko dito. Meron siyang 32-bit 96KHz premium amp models from the IR200. Meron din siyang Celestion built-in IRs. Or you can load your own. Mismong-mismo yon. Meron din siyang brown sound, yun nga yung parang EVH. And then 11 amp models yung nandito. And independent yung preamp. So, kung gusto nyo gamitin ng preamp lang na walang IR, you can do that. Or, baliktad, gusto nyo lang yung IR, walang preamp, pwede rin yun. Or, yung factory default na sabay. Pero pag meron kayong cabinet, hindi nyo na kailangan ng IR, pwede nyo i-disable yung IR. Nasa user manual lahat yun. And then, kung gusto nyo lang yung IR lang, pwede rin. So, ito yung ending ng chain nyo. Yung gusto ko dito, sa phones, pwede ka mag-record direkto sa phone mo eh. And then anything na nandito sa send return, mare-record din. Napaka-convenient ng function na yun. Mamaya, pakita ko yon. And isa lang to sa mga demos na gagawin ko for the IR2. Gagawa din ako ng mga reels para makita nyo kung gaano kaganda yung sound produced ng IR2. Yeah, let's do it! So first time natin gagamitin itong Boss IR2. Naka-output ako sa phone. So wala akong amp na gamit. Rektang-rekta to. Rekta siya sa phones. Headphone sound, rekta sa phone. So, yung nakikita nyo ngayon, naka-record ako via the iPhone. So, turn on natin. Lagyan natin ng power supply, any regular 9 volts power supply. And then, mag-on to by, pag naglagay ako ng input jack sa input. Yun, makikita nyo, nag-on na siya. So, ito yung tunog ng IR2 bypass. So, walang kabuhay-buhay yung sound na doon. And then, turn on ko, naglagay ako ng, sa clean channel ako, ito yun. Pag nag-green, clean channel tayo niyan. Mapapansin nyo, may built-in reverb din siya. Yun ang maganda doon. 2 pedals, 3 pedals in 1 na siya. May reverb, may preamp, at may cab sim na siya. IR na to, Celestion IR siyang ginagamit natin ngayon. And you can load your own IR. So yun yung reverb natin. Oh. Pag gusto natin walang reverb, ito siya. Clean, na walang reverb, and then todo ko yung reverb. Nilagay ko to parang siguro ito yung plate reverb. So, bass, middle. Ako madalas pag mid ay pag clean, gusto ko medyo scoop ng konti yung mids. And then treble. And then gain. And then volume.
yun na mismo, clean tone ko na yun eh. And then, pag binindot ko ulit to, mag-channel select siya, nag-program na kanina doon, masasave na yan after 2 seconds, yung clean na yon. So, lilipat ako ng red channel, ito na yung X model. So, ito yung channel na yon, X model. So, ito yung lows, mids, and then treble. Normally, ako nag-high cut talaga ako sa treble. And then gain. And then volume, of course. Siga na kagad yun para sa akin. And then ako, pag distorted sound ko, ayoko nang may reverb. Pero iba, pag gustong may reverb, pwede rin. Pero ako, gusto ko, naka-off lang yun. And then, after 2 seconds, nasa-save na yun agad. As is. So, pag nagbabalik ako sa clean channel na may reverb, clean. And then, distorted, walang reverb. Napaka-convenient ng function na yon. You can also use a foot switch dito para mag-select ng yung dalawang sound na yon. Or, pwede nyo kasing i-off to pag prenes natin yon. Mag-off siya as is. So, yung bypass na sound na siya. So, gusto ko rin i-share yung effects loop. So, maganda doon, pwede tayong maglagay ng external effects at marirecord din siya sa headphone out. So, ito, maririnig yung naglagay ako ng effects loop. Yung effects loop natin is yung GT1000 core ko. So, for example, sa clean channel, ito yung clean. Maglalagay ako ng konting coursing dito sa GT1000 core. And you can hear it sa phone. Nakarecord na agad yun. Napaka-convenient yun kasi lahat ng nasa effects loop, marirecord sa out na yun. Ang galing. Kasi dati, iniisip ko magre-record ako after yung last na pedal sa chain. Pero ito, nakarecord kasi ako sa phone eh. So, napaka-godsend yung feature na yon para sa akin. Lalo na, pwede kayo mag-record via USB-C pag sa computer. Diba? Rekta na yung kagad. Ito yung nagiging preamp and amp nyo mismo. And then, anything after the preamp and amp, normally kasi yun yung mga delay, modulations, marirecord na rin natin siya as is. Ang galing. Or pag gusto ko ng shimmer effect sa clean channel natin na yon, I can do it sa GT1000 core ko. Nasa loop ngayon to. Sa distortions channel naman, pwede ako mag-add ng delay. Ito yung walang delay. Mag-add ako sa GT1000 core ng subtle delay. Rinig nyo ba yun? Pwede kong ilakas yun. So, mismo-mismo, napaka-convenient ng function na yun. Yung effects loop na yun, okay na okay yun.